Sobrang hindi deserve. Inabuso ninyo si Pastor. Hindi kayo ang inabuso. Si Pastor ang inabuso ninyo. Kasi si Pastor masyadong mabait. Masyado siyang nagtiwala sa atin. Hindi niya kailanman tinignan. Hindi niya tinignan kung gaano ko kayo kaputi. Wala pa kayo sa kingdom. Ang tinignan niya kung paano kayo magbago. Kaya masakit. Ang sakit-sakit. Makita mo na ganyan yung taong nag-aruga sa inyo. Pinag-aral kayo, pero binaboy ninyo. Ikaw, babae ka. Alam mo kung anong dumi ang meron ka. Pinag-aral ka ng maayos sa GMC, binaboy mo ang sarili mo. Tapos yung dumi mo, yung putik na ginawa mo, ipapain mo ngayon kay Pastor. Yun, ang isa sa mga manggagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, humagulgol ng iyak. Ngayong ganap ng nasa kulungan si Pastor Apollo Kibuloy, ayon kay Senador Risa Hontiveros, sa ayaw at gusto ni Pastor Apollo Kibuloy, haharap daw ito sa hearing ng Senado. Itatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. At nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na di daw umano siya haharap sa hearing dahil para sa kanya, ito'y bugos hearing. Ito ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations, na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers. May katanungan tayo dyan. Ano ang opinion niyo? Ngayon na nasa kulungan na si Pastor Apollo Kibuloy, dapat pa ba siyang haharap sa Senate hearing in aid of legislation? Itatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga... So ano kaya ang mangyari nito, kung maalala ninyo, na nauna na ang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy, ayaw talaga niyang haharap sa hearing ng Senado. Ito ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations, na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Yan. Tinatawag niya itong bugos hearing. So, dito natin masaksihan din kung ano ang posibleng gawin sa mga matalik niyang kaibigan sa Senado. Sino ba yun na parang nagiging abogado niya? Of course, Senador Bato, Senador Bunggo, Senador Robin Padilla. Senador Robin Padilla. Si Senador Aimee Marcos.
dami siyang mga kaibigan na senador, no? Na handang ipagtanggol siya. Kaya si Senador Robin Padilla, noon nang sinabi niya na hindi naman umano siya dumidipinsa kay Kibuloy. Ito paliwanag niya. Lilinawin ko po, ano? Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po dinidis... Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, eh, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan kung ano yung dinadaanan ng lahat. Kailangan ng daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Eh, sayang naman ng binabayan sa atin ng taong bayan. Eh, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Narinig ko naman, ano, sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual. Ibig sabihin, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung anong nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po na nasabi niyo na pag-iinitan? Ah, totoo naman. Sabi, bihira. Ikaw naman, boss. May hearing sa House. May hearing sa Senate. May hearing sa DOJ. May hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Ayun. Pinag-iinitan daw si Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat, kapatid na Mila, sa suporta. Sabi ni Senador Robin Padilla, kung walang mga reklamo, may hearing kaya? Due process daw. Ang ginawa ba ng Senado sa pagpatawag, wala ba itong due process? Kaya nga, ilang beses yang inimbitahan, di napakita hanggang naglabas ng warrant of arrest ang una, yung Senado. No? Ganon din, naglabas din ang Kongreso dahil ayaw niyang haharap sa naturang hearing. Gusto niya sa korte. Ngayon, nasa korte na talaga. Ang argumento ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, yung sa korte, matagal na yung na-dismiss sa Fiscal's Office ng Davao. Totoo naman, na-dismiss yan. Pero, nung na-dismiss, ibig ba sabihin tapos na ang kaso? Hindi. Di natapos nang i-dismiss sa fiscal ang natura mga kaso dahil naidulog yan sa Department of Justice. Ang problema lang, dahil nakaupo pa noon si Pangulong Rodrigo Duterte kung saan si Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang spiritual advisor, so pinakatulog yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Department of Justice. Ibig sabihin, hindi namatay, nakatulog lang. Kaya totoo yung sinabi nila na na-dismiss. Pero hindi ibig sabihin na nang na-dismiss yan sa Fiscal's Office, wala na ang mga kaso. At eto, pinagsisi sa kaniyang manggagawa yung nagreklamo. Masakit! Sobrang hindi deserve. Inabuso ninyo si Pastor. Hindi kayo ang inabuso. Si Pastor ang inabuso ninyo. Kasi si Pastor masyadong mabait. Masyado siyang nagtiwala sa atin. Hindi niya kailanman tinignan. Hindi niya tinignan kung gaano ko kayong kaputi kung wala pa kayo sa kingdom. Ang tinignan niya kung paano kayo magbago. Kaya masakit. Ang sakit-sakit. Makita mo na ganyan yung taong nag-aruga sa inyo. Pinag-aral kayo, pero binaboy ninyo. Ikaw, babae ka. Alam mo kung anong dumi ang meron ka. Pinag-aral ka ng maayos sa GMC, binaboy mo ang sarili mo.
Tapos yung dumi mo, yung putik na ginawa mo, ipapain mo ngayon kay Pastor. Isa sa mga alibay ni Pastor Apollo Kibuloy dito, mga kapatid, na ang mga nagreklamo ay binabayaran umano ito. Mga bayaran na testigo para sisiraan siya. Yun ang alibay niya. Now, kung haharap na siya sa Senate hearing doon, posibleng matanong yan sa mga, lalo na ni Senador Risa Ontiveros. Kung may personal knowledge talaga si Pastor Apollo Kibuloy na itong mga nagreklamo na nakitaan naman ng hindi lang probable cause. Ha? Dahil sa ating panahon ngayon, kailangan talaga ang tinatawag na prima facie evidence para mapatunayan yung kunti na lang ang kailangan para mapatunayan na ang inireklamo ay guilty beyond reasonable doubt, no? So sa posibleng hearing, kung maganap man ito, mga kapatid, diyan sa Senado, pwedeng matanong yan yung alibay niya na mga bayarang witnesses ito, sino bang nagbayad? Para sila magreklamo sa naturang mga kaso. Kaya abangan ninyo, live tayo. Live tayo niyan pag isa ka tupara na, no? Yung Senate hearing para sa pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Mga kapatid, meron pang nadagdag umano ayon sa PNP Davao, sa hipin nila may mga batang nagreklamo. Okay? Sa patuloy pang iniimbestigahan din yung pumutok na balita kaugnay sa sinasabing angel of death ni Pastor Apollo Kibuloy. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe, Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na mabigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si Bayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic, his page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Ecclesia.